Meron ka bang naka-plastikan? Yan. Meron. Bulong mo na. Sino yan? Si Abby, guested na on the show. And can you confirm if he's really the stallion or not? So Andy, kamusta ka? Thank you for ano, for guesting. Sure. Oh, anyway, kamusta ka sa kamusta? Sure, sure. Sa bahay lang. Ah, talaga? O, sino mo sa bahay mo? Anak ko. Maganda mo naman sa iyo. Oo nga eh. So, natapos ang Jezebel. So, ano masasabi mo sa mga sumubaybay ng bongga? Ah, thank you guys sa mga lahat ng nanood ng Jezebel. Sa pag-suporta niyo sa amin. Hmm. Sana tapos na kami. Pero okay. So, anong pinaka-memorable experience mo doing Jezebel? Marami. Para sa akin, memorable being on set, hindi lahat ng paggawa ng sinse. Just being on set, pakasama mo lahat ng tao. Tapos, lalo na yung binabagyo na kami. Kasi syempre, nung binabagyo na kami, hindi kami pwede tumigil. Pag tumigil kami, wala kami ipapalabas. Hindi parang last day nyo ata, nung inabot kayo ng pagbigil. Oo, last 3 days namin nung bumabagyo. Pero, so, nagtataping kami habang ano, yung hangin, gano'n, nililipad. Saan yan? Sa dagat ba yan? Or hindi naman? Nung patapos na kami, syempre, sa ano na kami, sa QC na lang kami na gano'n. Nag-taping. Ito, hypothetical question lang. Between Gerald Anderson and Sam Milby, kanino mo ibibigay ang iyong perlas ng silang ang iyong iyas. Pwede puso. Ayan. Pwede ikaw. Ikaw. Ang iyong lamang dagat. Ganon. Ang iyong ano. Wala. Hindi mo bet. Ang iyong talaba. Pareho sila. May good points. Pareho rin sila may bad. O sige, ano yung good muna? Good with Gerald. Hindi bad. Meron parang for me. Like yung hindi ko, I wouldn't move for. Reasons why. Kaya naman yung perl. Oo nga. Saan yung perl mo? Kaya mo bibigay. Pwede mong biyakin sa gitna. Parang kalahati sila. With Gerald, anong bet mo sa kanya? Ano yung good traits yun na sinasabi mo? No, si Gerald, for some reason, he reminds me so much of Zac Efron. Oh, wow. Pwede. Pag nakikita ko siya, kasi wala akong ano, wala akong parang yung local celebrity crush, parang ganon. Mm. Pero si nung na-meet ko talaga si Gerald, grabe, parang handsome siya, handsome. Na? Tapos si Sam naman, pero nga lang, ahimik niya lang. So parang hindi mo alam ano yung... Nasa isip niya. Although magaling siya. Tapos si Sam naman, para siyang bata. Diba, pogi din si Sam, pero ano, para siyang ano, 12. Siyang 12 years old. Pero sobrang dal-dal niya. As in, we had a show in Davao City. In Mati City. So from Davao, doon kami maglalan. Tapos may 3-hour drive papunta Mati City. Tapos nakatabi ko siya, coincidentally. So parang si ko after ng 3-hour drive na yun, parang best friends na kami. Kasi hindi siya tumigil magsalita. So nakakatuwa naman. Sino mas sexy? Si Gerard o si Sam? Mas maganda yung body ni Sam. Oh naman. Mas maganda yung body ni Sam. Pero pareho naman silang sexy in their own way, I guess. Like ba mapute or ano? Or red? Lalo tayo fast talk with Andy. So anyway, ito. Fast talk. Ito muna. Fast talk, tapos after nun, tanungan ulit. So anyway, magsasabi kami dalawang words. Tapos kunwari, sabi mo, divine or Isis? Divine. Kung anong ulang mo maisip. Oh, sige, go. Matakitay. Okay. Hugs or kisses? Hugs. Okay. Yung totoo. Totoo, ha? Top or bottom? Huh? Top or bottom? Top or bottom? What? What? Gusto ko yung bottom yan. Both. Versa. Okay. One finger, two fingers, or three? My God. One, four, three. One, two, three lang. One. Ito. Kevin, one or two or three? Five. Okay. Maluwag or masikip? Lights on or lights off? Lights off. Eto, cake, steak, or Jake? Cake, steak, or Jake? Jake! Aloka! Ang dali naman kasi nung tanong kahit hindi na ko. Cake eh. Mahaba, mahaba or mataba? Tawan-tawan. Grabe. Mahaba or mataba? Kala ko parang... Interview lang. Mahaba or mataba? Pareho. Or, okay. Ano ba? Taing lasang ube or ubing lasang tae? Ano ba yun? Ube. Tae na lasang ube. Ay, hindi. Ube na. Ube na. Agulo, di ba kalagay? Pero lasang tae. Okay. 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 Ikaw na yan. Spit or swallow? Sabi doon, swallow. Ah, okay.
Okay, last. Hand or blow? Like hand or blow, oh, ganon. Hand, ganon. Hand, ganon. Hand, ganon. Yes. Oh, blow, no, no. Hand or blow? Blow. Yan, 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 katang yun. Hand or blow? Please classic gayahin si Tita Jacqueline sa pag-arte niya yung ano. Kaya mo ba gayahin yung style ng pag-arte ni Tita? Hindi. Hindi. Hindi ko kaya gayahin. Pero alam ko pa how it goes. Tapos minsan, sinasabi ng mga director na parang, uy, parang ako yung mami mo dun sa isang line. Ay, lumalabas pero na lang. Pero hindi ko siya, I don't do that ikaw, gayahin mo. Hindi kasi kunwa. Nasusunog. Oh, nasusunog ang bahay ko. Oh my God. Parang gano'n. Pero ano lang yun, kasi si ano, subdued siya umarte. Hindi like OA, like mga, si Ate V, di ba mahilig bumuga ng ganyan. Si Jacqueline kasi, ano, nakilala siya sa side niya na ano lang, na control, di ba? Pero ikaw, no-offend. Hindi ako na-offend. Actually, natutuwa nga ako eh, kasi, di ba, parang when you're copied, it just means that you have a certain form. Parang maraming yes. Nakakilala at nakakapansin sa ginagawa. Yeah. Ibig sabihin, napapansin nila yung kung paano ka. Mm. Yung personal style. Di ba? Mm. Okay. Kung yung style nga ng mommy mo is yung gano'n, yung subject. Mm. Anong style? Wala pa yata ako sa ganun. Wala pa sa ganun. Parang ano, kasi yun nga yung mom ko parang, through the years, dun niya lang na-develop yung style. Pero, it really just it was because of all the selection of rules that she worked with. Eh ako, di ba, parang kaiba-iba nga dapat. Ganun. Di ba, parang yun yung ano nila sa akin na bawat teleserye, walang iba pa rin. Pero ano mas gusto mo? Yung bida o yung pagbida? Kontrabida. Oh, parang bagay sa kanya na. Mas gusto ko yung kontrabida kasi morning meeting. Tsaka mas madali mas masaya paglaro ng kontrabida. Mas maganda yung outfits. Mas maganda yung outfits. Mas maganda yung outfits. Saka lagi may dating. Pero ito, speaking of kontrabida, sana naman in real life, like sa mga nakakasama mga artista na girls man or guys, meron ka bang naka-plastika na? Or pinaplastik ka? Or pinaplastik, hiling mo pinaplastik ka? Yan. Meron. Bulong mo na. Sino yan? Bulong mo na lang. Pero, hindi naman ganun eh. Ano, tapos minsan parang, ako rin naman, ako kasi, kaya as much as I'm in showbiz, hindi rin naman ako plastic. Parang minsan, alam ko na hindi naman ano itong tao ito sa akin. So, hindi siya papansin. Pero may nakaaway ka na? Meron. Ah, talaga? Babae, lalaki? Pare. Yung, lalaki. Lalaki. Pero sa babae, parang, ano lang kasi, yung normal naman dito yung sa girls, parang by nature, they hate everything. Oo, Cathy. So, pagka, parang hindi naman sa kaaway ko, pero parang nawala na. Ano nangyari? Parang pinarayan ka. Yung parang siniraan. Yung lalaki? Hindi, yung lalaki hindi. Yung babae. Kinonfront mo? Hindi pa. Hindi pa? Ay, pa. May bala. Ay, ito na yung chance mo. May bala, girl. Nakita ko, parang tatanong ko sa ako. In a nice way. It's like, same network? Same network. Okay. Oo, hayaan mo siya. Sino ba yan? Intriga ako. Ulong mo ko sa lapel. Okay, okay lang. Oh, yung naka-away ko din. Naka-away mo din. Ay! Oh my God! Okay, ayaw. Away din namin. Kasama ko siya ngayon sa movie. Para awayin din namin. At parang hindi ko siya kinoconsider as an enemy. Pero alam mo, nagkaroon lang talaga ng incident. And ano siya, parang I think sa showbiz rite of passage, yun, kailangan mo talaga makaaway siya para masabi, arrived ka na talaga. Oo, masabi. I have arrived. Nakaaway ko na siya. Anyway, sa ano naman, kasi ano, after giving birth, di ba, ano, ang bilis mo nabalik yung figure mo and sobrang bilis mo naging sexy and pinagnasahan ka talaga ng taong bayan. So, pag ano, pagdating sa mga love scenes, saka sa mga kissing scene, how do you prep for that? Ano, isang beses pa lang ako nagka-love scene kasi sa Secret Affair. Tapos, I did that as in like, a year after me. Iyak lang ako na iyak. Hindi ako nag-prepare for it technically kasi iyak lang ako na Derek. Kasi hindi ko in-expect. Parang ako, syempre I went for the movie right after reading the script. So alam ko na may ganun. Pero when you're there, ano, iba yung feeling eh. Hindi pala siya madali. Kasi, hey, paano ba talaga yung love scene ginagawa? Kasi hindi mo ma-arte, diba? So parang marami bang tao? Ano, choice mo naman yun eh. Usually kasi kapag kami mga ganun, ano, yung kailangan lang yun nandyan. So yung POV, yung director of photography, yung direct, yung assistant director. Tapos cameraman or something. Tapos, tuloy-tuloy ba yun? O parang kinakat kayo? It's very technical. So, parang papagawa sa'yo yung kung paano pinaka-wise siya gawin. Bawa, ito yung isang layout mo sa'yo. Papagawa sa'yo, pero dun sa shot na walang kasasayang. Tapos, parang yung i-close up or yung dun sa ibang angulo, yun na lang yung talagang kailangan mo talaga.
So talaga nahahawakan ka, as in nag-inis-inisan talaga. Siyempre naghahawakan talaga kayo, pero yung ibang parts ng body, ano? Hindi na yun, daya na lang. Naka-tape ba yun? Or naka-plaster. Ikaw ba may love scene? Kasi maka Hindi, kasi siyempre, ano, alam ko rin naman yung kung paano gumana mga love scene. Yung love scene niya, kuhanan niya. Oh, wow, wow. Tsaka so, yung love scene niya, tsaka wala nang artsy-partsy, isang puk lang gano'n. Usually, ang uso kasi ngayon yung mga love scene sa sobrang artsy and peaceful. So, mas ano, mas maraming ano technical. Love life na, total doon naman. Ay, oo. Oh, actually, ito tama na to. Yung mga, oh, alam na natin yung karino ni Dani. Kaibigan naman natin. Oh, go! Oh, siya, pwede mo i-google ito kung sa karino, oh, Wikipedia, Andy Eigenman, tapos. Anyway, okay, so yun, kamusta po si Andy Eigenman ngayon? Meron ba? I mean, happy ba? O simula muna tayo dun sa happy ka naman ngayon. Ako happy, ah. Happy naman ako. Pero happy. Not because of there's someone. I'm just happy. By myself. Marge, baka may mga gusto ka itanong. Oo. Basta may nagsabi kasi, reliable. Ano mo sabi? Ano balita mo yan? Ano, basta dumating daw ulit. Nandito, no? Sino ba? Yung crush ni Marge na parating. Crush ko talaga yan. Ang pogi talaga nun, no? Ano, well, hindi naman siya secret kasi may pictures online. Pero for the weekend lang. For the weekend? Ikaw ba yung pinunta niyo? Hindi. Ano ba yan? Hindi naman talaga yun, no? For the weekend lang kasi matagal na siya hindi umuwi, di ba? Eh, malapit lang rin naman siya, so, ba't hindi? Malapit lang. Pogi-pogi. Pumunta ka ba doon anytime soon? Nadalo ka ba? Ay, ito may tumatawag na. Hello. Hi, Mother. Ayun. Hi, Tristan. May tanong ka kay Andy. Yung Ersi ko. Very ano yun? Sino yun? Explain mo. Hindi namin alam yun. Sino ba yung ehersito? Marami ehersito. ER. Baka si Gong. I forgot the name. Oh. Cute ba? Rhymes with cake. Bukay mo kayo. A Jake. Ayun! Oh, wait. Anong alam mo dun sa Jake? At kay Ad? Wala, hindi. Kasi hindi naman sila nagko-confirm kung sila na matagal ng issue. Basta may kanal na kayo. Sila ba? Okay, alam mo, pwede ka reporter. Pwede ka para Richard Pintak level. Okay, sorry. Sigur. Pwede. Ano, tatanungin natin yan. Bakit pwede kayo nagko-confirm or deny ever since before? Naging kayo ba? Ano? Confirm agad eh. Taga lang. Actually, sinasagot ko naman eh. Pag tinatanong nila, ano yung status namin? Tapos sinasabi kong we're friends, but special to me. Ito naman yung ganyan. Ito naman yun. Si IC ganun eh. Marami siyang friends, marami rin special. Oh. And marami rin unspecial someone. Pero wait, ano ba? Was it hard for you? Kasi itong mga Beckys, ang dadali talaga nila kumuha ng date. Yung pa-Tinder-Tinder lang, ganyan. Was it hard for you nung after, halimbawa, when you came out with Ellie, ganyan-ganyan? Parang natakot ka ba na, ako, paano na love life ko? How will I... Will I ever love again? Ano, syempre, I got scared. Parang, when I found out that I was pregnant, iniisip ko rin yun. Kasama rin yun sa iniisip ko kasi, di ba, I made the decision. Parang, ako, 22 pa lang ako, tapos may anak na ako. So, yung mga people, mga guys that are my age, wala pa sila dun sa ano na yun. Wala pa sila sa point of their life na yun, na ready na sila to be with someone who has a kid. So, parang, while I was pregnant, before mga anak, I worried about it. Pero syempre, di ba, if you meet a guy who really loves you for who you are, di gano'ng katodo si Andy Umi. Ayun, ano. Ikaw, ano mga alam? Hindi, well, ano. Out of 10 out of 10, gaano ka katodo umibig? Oh. Ay, 10? More than 10 pa nga. More than 10. Ikaw, magkakabul ka na lalaki. According to my director, si Requen, bakla daw ako mag-vlog. Ay! Alam na namin yan. As in, you and me against the world. As in, iwan ko lahat levels. Tapos ibigay ko lahat para sa'yo. Kaya mo ganun, iwan talaga lahat para sa... Para sa... Pero naman kasi ako, di ba yung mga ibang tao, parang they say love is blind. Ako naman, I love with my eyes open. So, kaya kong gawin yon. Pero alam ko naman kasi hindi ko ilo-love yung tao kung sabihin ko. Hindi klado ng judgment mo, kumbaga, ayun. So, pag pumasa, todo na agad. Parang mo siya todo. Kasi parang, when I see yung mga interviews na YouTube,
hindi po nagpo-preno tong batang to. Alam mo, mag-iwan very, ka very, naman ng konti. Very passionate si Andy. Oo, so very passionate. Yes. At hindi siya nahihiya na sabihin na nagmamahal siya. Mm-hmm. Unlike other girls. Sorry, tribute to sa'yo. Tribute. Ikaw, Kevin, may tanong ka ba? At wala, parang hindi ka naman. Nandiyan ka pala. Kailan ka pa dumating? Ano shade ng blush on? So ano, ay, bayan? Ito, may tumatawag. Ma? Hi, Borta! Hi! Hi! Hi. Anong ganap? Taga saan ka? I'm from Makati. Ay, ba't ayaw pa kay Iyang Shishiang? I have a question for Andy. Okay. Wow! Gwapo ng boss ko. Oo nga eh! Parang cute yeah. ka! I am! Look lang. Wow! Oh, wait lang! Content nga! Anong question mo kay Andy? Okay, I have two questions. One for the viewers and then one personal question for me. So they're asking me if... Because si Albie guested na on the show and he's like calling himself like the Stallion. So, can you confirm if he's really the Stallion or not? Yun lang ang reward. Stallion. Bola. Si Albie daw. Ah, okay. Ah, oo nga pala, nag-guess na siya dito. Oo nga. Red Horse. Bala siya sa buhay niya. Bala siya sa buhay niya. Sarili niya. Go lang. Stallion, oo. Yung masasabi ko lang, less is like, I won't like, say no. Okay. Respect. Okay. Stallion. This is like more of a serious question, so it's medyo personal. So, the reason why I can't show my face is because I actually... appear on TV and so I've been in the industry for like 2 years pa lang. Natanong ko to because you know like last week kasi my friend si Bobby, si Fifth, no, he came out on national TV. Ah, friend mo din. Okay. So he went into commercials and I did commercials as well. Sino ka? It's... Wait, abubosesan ko. Wala ito. Oh, dapat tuloy lang. Sige. It's hard kasi like yung mga bashers like they're saying na oh, ba't kasi hindi na lang lumabas, ganun-ganun, be proud and out. But it's different when you have a management contract and you're not allowed to do certain things because of your image, because of your branding. So it's a little unfair for us. Kasi parang iniisip nila na bakit kaya nang pretend or hindi daw nagpapakatotoo or whatever. But sometimes kasi it's, you know, that's why I'm asking Andy kung how do I handle this? Like in a way, in a showbiz way kasi... She's in the business. What he's saying is that ang hirap daw kasing, even if you want na hindi maging closet, mahirap dahil marami naka-attach na yes, data, branding, imaging kayo, network. How would you tackle that? Like coming na ang dami mo nang pinagdaanan and you're still here. For me, I think it's a case-to-case basis. So it depends on what your brand is, how your, kung paano yung relationship niyo ng manager niyo, kung paano yung understanding, how you're going to be sold as an actor or as a personality. For me, if walang nagka-clash dun sa sexuality mo, then there's no problem with it. It's just, it just depends on how you think you will take it. If you are ready for, di ba yung social, kung oh, bashing, how it is in social media, where if you will really gain a lot of followers because of that, but then you'll also, that also comes with having bashers and people who will not understand your situation. Depende yun sa'yo kung gusto mo na ganun yung na makilala ka as that or kung gusto or kung hindi mo kaya kung sa tingin mo na you want to make a name for yourself in a way that your sexuality is not involved then yeah I would respect that you would want to keep it kasi maraming ganun eh and usually ikaw na-bash ka ba ng todo nung like when you decided to keep Ellie ganyan parang meron bang mga ano yung pinagdaanan mo doon did like anyone say na nako itago natin or something or wag natin tuloy yung mga ganyan. Actually yung for me parang I think I spoke for myself also. Uh-huh. Parang when I said yes, I made a commitment. I said yes to raising Ellie to you know keeping the responsibility. Yeah. And so dapat ready din ako sa kahit ano man sasabihin ng tao. Sobrang as in ang sama nung mga nalalaman. Pinapatulan mo? Minsan hindi ko mapigilan. Talaga? Kasi hindi ko mapigilan, pinapatulan ko talaga sila. Pero alam ko naman na it's not because iniisip ko na they'll listen or whatever. Makaganti man lang ng isa, di ba? Ang technique dyan, DM mo sila, tapos DM tapos block, ganyan. Mura-murahin mo, tapos block sila para wala na silang ako. Hindi. Well, wala, non-G lang kasi ako, tapos natatawa lang ako. Pero super block lang ako, pagka may mga nagbabash. Oo. But ako naman, like, I feel that for someone na, halimbawa sa kanya,
either gusto mong pumasok sa showbiz or yun nga, nag-model model ka. I think kasi, if you're really good at your craft, kahit ano pa yung sexuality mo eh. Diba? Yeah. So, galingan mo na lang talaga. That's my problem here in the Philippines because in the States, like in Hollywood, like si Matt Bomer, si... Yeah. Like other actors who come out, okay lang eh. Like they can still play the lead role guy with a love team. And here in the Philippines, if you come out, you're just gonna be relegated. There's just like a certain role lang na pwede sa'yo. So parang for me, that's one of the reasons we were considering na parang hindi pwede muna. Parang even if I'm comfortable with who I am, it's hindi pwede because sayang yung mga roles na I think I can do. My advice for you if you're someone who's already, you know, trying it out in the industry or want to be a part of the industry. For me, if that's what you want, if you want to be able to do portray roles na walang ano, yung walang feeling, it depends sa sexuality, sa sexual preference mo. Then don't do it first. Then don't come out first. Yung parang it's understandable that you choose to hide it first because it's more important for you to build that name for yourself, wherein establish mo yung sarili mo as a certain, you know, person in the industry. Saka ano yun eh, actually may nakausap ako kung ano, may nalaman akong kwento about a certain artista na ano siya, he's Becky, pero hindi siya out. Tinanong siya ng isang friend niya, parang, ano ba, kailan ka ba mag-out? Ganyan-ganyan. Sabi niya, parang kung sige, mag-out ako, fine. Pero paano naman yung hanap buhay ko? So you have to make a choice between your personal life. Kung kaya mo pa talaga itago, okay lang naman. No one's forcing you to come out. Pero kung if you feel the need to come out, if you think it's time, then go. Dead man na sa mga sasabihin ng tao. For me, it gets bad when pinapag-usapan ka na nga, dine-deny mo pa. That's a whole different thing. That's a whole different thing. Because for kasi me, ganun, okay. Parang titikit pa rin yun sa'yo diba? Para sa akin kasi yung mga, ano natin, mga panunod natin, madali lang naman silang i-please eh. Basta lang, you are proud of yourself. Basta lang matuto ka maging, ano, masabi, magsalita ng diretso, sumagot ng tama. Yung totoo, yun, mga, napag-usapin ka na, obvious na, dinedenay mo pa. O di, lalo ka lang mapapasama. True. Pero kung sabihin mo na, walang mawawala sa'yo. You're correct. Not gonna ruin anything. Nakakalokong din, ano, inahuli ka ng tapos dinedenay mo pa rin. Hindi, wait, may pagka aktivista ako. Because I always feel like it starts with one. Alam mo yun, kung ikaw yung nauuna na balak mo mag-out and yet pakita sa tao na kaya ko itong mga rules na to. Yes, exactly. It starts with one eh. But I just feel like that one person, kailangan talaga matatag ka. Kasi correct, oo. Ikaw yung, you will get most of the blows. Yes, and ang dami rin kasi mga, hindi ko na sabihin nyo kung sino-sino, pero ang dami mga taong nag-out na ginagamit nilang avenue yun para pasikatin mo sarili nila. Para, okay, Becky ako, sige, fine, sikat ako ng bongga. Pero, alam mo yun, saan yung beauty noon, di ba? Parang, saan yung pag-arte doon, saan yung talent? And ang dami kasing ginagamit yung pag-out as, ano, pang self-gain. Yes. Kakilala ba kita? With mo daw si Matt. O sige, yung magkakilala ni Andy. Hindi mo ko kilala. Hindi pa kita nakilala. The guy from Jezebel, kilala ko si... I'm not gonna say the name. Ay, ako, hindi ko kilala ko sino yun. Kilala ko yun. Isa daw sa mga sirena. I'm not gonna say the name. You have a boyfriend? No, wala. I-DM mo daw si Matt. Ako! Ah, si JJ! No, that's... Siguro, hindi din ako lumalabas, like, in the... Labas tayo! Thank you so much! Kung, well, I'm sure hindi naman siya magta-tweet dahil ako parang thank you. Ito na lang, ito. Ano, thank you. Mag-tweet ka, gawa ka na hindi, di ba may price nga pag tumatawag, di ba? Pero guessing game na lang. Padala ka lang doon sa akin. Piling mo kung sino siya. Sa address niya. My hint. Hindi ko to kilala personally. Ako rin eh. Naririnig ko siya. Naririnig ko yung pangalan nito eh. Alam, may gula na ako eh. Ako rin. Feeling ko rin. Limang letters. Tama. Tama ako. Suspos na talaga tayo kayo. Oo. Sabi ko na nga, ba't magaling ka mag-yes? Sige, bye! Thank you! Bye! Nakita ka na ng Boracay! Kinausap mo ako. Kailala kita. Oh, grabe naman si Kevin, no? Ayun, tapos na. Anong grabe naman siya? Today, okay, so thank you, Becklings. Ayan, maraming salamat po. Sabay-sabay tayo. Ay, by the way, I'm Icy Mendoza. Margo Medina. Kevin Balot po. Elmer La Peña for Jake Galvez. Divine Leaf with our guest. Miss Tisang ang Andy Agenman. Correct. Okay, thank you. Thank you. May God always bless you, our family and friends. Pwede titigilan to. Again. We thank you from Ben.